ko na kung ano kaya gift. Hindi pa naman nag-iba mag-office. Ay, babalak kayo sila. Dati kasi nagagamit ko pa siya papatay-patay lang. Tapos nung isang araw lang, Shopping. May extension po kayo dyan, sir? Yes, sir. Kaya dyan lang. Ay, ito po. Ito sa akin. Dahil pa kasi hit kami doon sir eh. Dahil pa kami pick TV. Nagbubusot siya ngayon. Mano-mano lang po kayo ngayon. Mas maganda pa ka mano-mano. And guys, bali medyo nahirapan ako dyan. Gawa ng makalawang na siya. Wala na mapagkapitan ng Phillips screw. Ayan, medyo makapapansin nyo dyan. Talagang ginagamitan na ng lakas. And guys, kung mapapansin nyo, talagang napakahirap. Kaya gagamitan ko na ng ano yan, pinagbabawal na technique.
Ayan, bali guys, pag ganyan po guys, bali initan natin na yung ano niya, yung pinaka-tornilyo niyan. Bali papalambutin natin na yung pinagkakapitan niya, gawa ng plastic lang naman yun. Saka pag hinugot natin na yan, pag once na mainit na yun, kaya-kaya natin na i-ano yan, iangat. Ayan guys, bali pag nainitan na yan, yan, iangat nyo lang ng bahagya, sasama na yan. Tapos, bali ang ikakabit natin na tornilyo na dyan sa pagbalik natin ay malaki na yung ulo. Ulo nung ano, yung pinaka-screw niya. Ayan, bali, bilis lang guys. Medyo nahirapan ako dun kakapukpuk. Gawa nang wala na talaga siyang mapagkapitan ng screw. Ayan, bali, ang pinaka-issue niyan guys ay yung no power. Ngayon, titingnan natin kung ma-re-repair natin yung pinaka-power supply niya or gagamitan natin ng pinagbabawal na technique. Ayan guys, bali ang pinakaunang step na gagawin natin dyan, i-check natin yung 220 kung may papasok. Ayan, saka nyo i-plug in. Bali yan yan guys, yung pinaka-primary. Yun munang unahin natin. Ayan, bali mapapansin nyo, meron po siya ng supply na AC. Pero wala siyang ilaw, hindi siya ma-power. Ngayon, ang isusunod natin ay step dyan na pag, ano guys, iangat natin yan, yan. Tapos, sukatan natin ng supply kasi ang supply po niyan ay 5 volt saka 12 volt. Bali, yung pinakagitna po niyan ay ground. Kung ground, bali, ang ground po ay negative. Ayan, bali, di ko na po siya napakita. Pasensya nyo na guys, di ko napakita yung tester. Bali, wala po akong nakuhang reading doon. Bali, wala po siyang supply na ina-out. Bali, meron siyang input, wala po siyang output na supply. And guys, bali, tatanggalin natin na yung pinaka-power supply niyan kasi wala po siya ng secondary. Ayan, bali, pag natanggal natin na po yan, tatry natin po siyang ma-repair. Ayan, bali, ano nyo po lang, gagamitan nyo ng cutter sa side. Tatanggalin nyo lang po yung mga lock na nakakabit dyan. Ayan. Bali guys, pag once na medyo mahirap po siyang tanggalin, huwag nyo po siyang persahin, gawa po ng nabibiak po yung board niyan. Tulad po niyang ginagawa ko, hindi po siya matanggal. Ayan, pag di po siya madala sa ganyan, ang mangyayari po niyan guys ay magbubutas tayo dun sa ilalim, para yun yung gagawin natin para maging maitulak natin po yung ano niya, yung board. Ayan, bali yan guys, medyo mahirap po siyang tanggalin.
Yan, talagang napakahirap po, natanggal ko na yung lock niyan. Yan, bali ang mangyayari po niya, bubutasan ko dyan sa ilalim. Yan, bali pag nabutasan natin po yan, saka natin po siya ipupush pa ibabaw yung board. At least di po siya matitempered yung board niya. Ayan, bali may butas na po siya. Ang mangyayari po niyan, itutulak niya lang po 'yan pa ibabaw, 'yan. Tulungan mo po siyang i-push para mas malambot po siya, mas madali po siyang itulak, 'yan. Bali mas madali po siya. Ayan, bali napansin niyo guys, natanggal natin na. Ayan, bali tatanggalin natin lang po 'yung mga silicone na 'yan kasi titingnan natin kung bakit wala siyang naitatawid na secondary. Yung 5 volt or 12 na supply, bakit wala? Titingnan natin. Kadalasan kasi diyan guys, ang mga nagkakaproblema diyan ay yung ano, yung pinaka drive IC ng power supply niya sa primary. Bali guys, may nakita ako dyan na sunog na resistor. Ayan, bali, check ko siya sa times 10. Titingnan ko yung reading niya kung okay pa. Pagpasensya nyo na po ulit. Gawa na, hindi ko na video yung pag-test ko po dyan. Gawa na, nagmamadali na po kami dyan. Gawa na, may dadaanan pa po kasi kami dyan guys. Ayan, bawi na lang po sa sunod. Pero papakita ko naman po dyan yung actual na pagsukat ko, kung ano pong pinaka ginawa ko dyan. Ayan, bali wala naman po akong makita na shorted. Bali ang nakita ko lang po dyan ay may putok na resistor. Ayan, bali tatanggalin ko po siya yung pinaka resistor. Tatry ko po siyang palitan. Titingnan natin pag napalitan natin na kung magpa-function siya. Kung magkakaroon ng secondary. Kasi gawa ng pagputok po yung resistor na yan, panigurado po yan, sira po yung drive IC niyan. Pero wala po masama sa pagsubok. Malay mo yung bupo yung drive niyan, gawa lang po ng moist, nagkaroon siya ng problema. Yan. Bali nagkuha po ako ng ano dyan, yung pinaka resistor na pinalit ko. Bali ang value po niyan ay 102. Pag yung value po niya ay 102, ibig sabihin po nun ay 1.0K. Ibig sabihin 1K po siya. Yung pinaka resistor na yun. Bali ang pinalit ko po dyan ay dalawa. Nakaseries lang po yan. Bali yun po kasi yung galing sa positive ng ano, ng filter, capacitor. Papunta doon sa pinaka BCC ng drive IC. Dadaan muna siya doon para mas mababa yung supply papunta na IC. Ayan. Ngayon, pag napalitan natin yan, magsusukat tayo ulit kung magkakaroon siya ng secondary. Pag once na hindi pa rin siya nagkaroon ng secondary, gagamitan natin ng pinagbabawal na technique guys. Siapa? Terserah.
And guys, bali magsusukat ako ulit kung magkakaroon na siya ng secondary. And pagpasensya nyo na po ulit at wala akong mapatungan dyan ng aking tester. And guys, bali mayroon po siya ng AC pumasok. Pagdating sa secondary guys, ay wala po siyang nalabas. Wala po siyang supply. Ayan, talagang sira na po yung drive IC niyan. Bali, ang mangyayari po niyan ay magko-convert na po tayo ng power supply niyan guys. And guys, bali ang mangyayari po niyan, kukunin natin yung primer niyan. Magdi-DIY tayo ng 4 wires. Kasi kadalasan, kung meron silang 4 wires, bali meron din ako na 6 wires. Kasi yung bali kaya nagnyari siya ng 6 wires, gawa po ng may photocoupler po siyang kasama. Doon sa DIY lang, primary, tapos sa secondary. Ayan po, bali puro primary lang po yung dinrive niyan. Bali gagamitin ko pa rin po yung photocoupler niyan. Gawa na, hindi po pala photocoupler. Yung pinaka chopper niyan. Bali ang gagamitin ko pong chopper ay yung pinaka original ng yung sa washing machine, yung power supply niya. Bali ang mangyayari po niyan, kukunin ko lang yung pinaka primary niya. Tapos yung secondary ay yung dun sa original. Kasi yung kinunan ko po na primary, bali 5 volt lang po siya. Transistor po yung drive niya. Eh samantala po dun sa pinaka power supply ng washing ay IC type. Bali kinuha ko po yung transistorize para mas maganda po siya, yung MOSFET ang gamit. Mas maganda po yan. Ayan, bali mapapansin nyo guys, tinanggal ko yung pinaka chopper niya, yung transformer. Bali tinanggal ko po siya, gawa ng puputulin ko po yan, kukunin ko yung primary niyan. Ayan, bali nakita nyo guys, dalawa na yung power supply na isa kanina. Bali pinaghiwalay ko yung secondary sa primary. Bali ang kukunin ko lang dyan ay yung pinaka secondary. Ayan, bali magagamit ko pa rin po siya yung original na power supply. Kasi yung pinaka chopper po niyan, yung pinaka transformer, yung pa rin po yung gagamitin ko. Kasi yung isa, hindi po pwede yung isang power supply na yan, gawa po ng 5 volt lang po yun. Hindi po siya uubra. Kaya nangyari po niyan, yung primary na lang po yung kinuha ko. Kasi yung coil po nung pinaka chopper ay 5:12 po yun. Kaya magdi-DIY na lang tayo. Ayan, bali papakita ko dyan kung paano ko siya ginawa.
Thank you.
And guys, bali 6 wires yung ginawa natin. Ayan, bali hindi po siya 4 wires. Eh bali yung primary lang po yung kinonek natin dun sa chopper niyan, yung pinaka transformer. Eh bali i-try natin po siya kung magkakaroon ng secondary. Ayan, bali chinik ko muna siya kung may shorted bago natin isaksak. Ayan, bali sinaksak na guys. Ayan, bali nag-ano na po siya, nakasaksak na siya. Ayan, niridingan natin ng supply ng secondary. Bali guys, mayroon na siyang secondary. Itatry natin isaksak ngayon yung pinaka board. Pinaka main board niyan. Tapos papower on natin kung gagana na. Yun, bali nakita nyo guys, umilaw na yung kulay pula. Yun, nag-power on na rin. Yan, bali, ibig sabihin yan, ayos yung ginawa natin. Yan guys, kung mapapansin nyo. Yan. Para may tinatapos lang kamo. Antayin na kamo at huwag muna magsara ng shock. Yan, bali, sukatan ko po siya. Uy. Ulit. Yun, nahulog pa. Yan, ang hirap po kasi guys. Hindi ma... bitin yung aking stand. Gusto ko man mapakita sa inyo, talagang hirap. Ayan, bali pinahawakan ko na sa aking kasama para mas makita niyo yung supply. Ayan, bali magsusukat tayo ngayon ng secondary ngayon ng susukatan natin. Bali, salamat pala pre sa pagsama sa akin dyan. Shout out sa iyo. And guys, bali meron siya ng 12 volt, 5 volt, 12 volt, 5 volt. And guys, bali kompleto na. Okay na yung ating power supply na DIY. Okay na. Ayan, bali li-layout natin na lang siya. And isipin natin na lang kung paano siya i-layout dyan. Ganun yung mapapanood. Paano natin ikakasa dyan? Gawa na nadagdagan yung power supply niya. Okay pa kaya. Tanong mo po yan, sir. Yan guys, bali yan po yung pagkagawa ko. Bali nilinyang ko lang po yung papunta ng ano niya, yung pinaka chopper. Yan na po yung mga wire na yan, yung apat. Tapos yung dalawang maliit po yun, yung wire na maliit, bali sa puto coupler po yun. Yan guys, yan. Bali kakasa natin na, hanapan natin na ng magandang ano, kung saan natin pwedeng pwesto yung ginawa nating power supply.
Bali, okay na. Yung ginawa namin na washing machine. Ayan. Bali guys, ang nangyayari, kinonvert ko na lang siya ng power supply. Yun yung problema niya, sira na yung pinaka-drive. Pero yun pa rin yung ginamit kong chopper. Ayan, bali, gumagana na. Hello guys, kung nagustuhan niyo itong aking video, please subscribe, click na rin yung notification bell para updated kayo sa aking YouTube channel.